Welcome back, guys. The cute face is here. Hi. Okay, so we're back for another episode of Ark for Dummies. So let's get on with it. Okay, so nag-gather lang ako kasi ang lakas ng ulan kanina. So nag-gather lang ako na nag-gather. Kasi makipunan ako na napakarami. At ready in time bumuo ng forge. I wanna show you how it's done. If I can find my base. Ito, naliligaw na ata na naman ako. Saan ba? Ayun. Okay, so dito tayo. Babies, I'm home! Okay. Chela, sayaw. Ah, hindi. Naka-ready na pala yung forge. Actually, nakuha ko na yung metal ingots. When I made some. May naka-ready na ulit ako ng metal na gagawing ingot. Pero mamaya ako nabubuksan ulit yung forge. Kunin natin yan. Ang gagawin pala natin ngayon is smithy. Ayan. Ready. So, habang nasa atin pa yung resources, gagawin na rin natin itong bow and a bunch of arrows. Oh my god. Bakit anim lang? Kulang ko. Flint, touch, and... flint, touch, and fiber. Flint, touch, fiber, nandito sa kapila. Fiber. Right. So, na yan? Ito. 362. Oy, not bad. At habang nagawa yan, kukunin ko na rin yung ating narcotics. Right now, we have 70. I think that's pretty good enough. Teka, bakit dalawa? Ah, okay. So, tingnan na natin yung ilapag na natin ang ating smithy. Okay, dito yan sa may bintana para maganda tignan. And there we go. Okay. So, dito, pwede na tayong gumawa ng metal tools. Teka, tingnan natin yung nasa melee. Ayan, pwede na yung pike. Oo nga pala, nilearn ko na yung mga engrams na yan. So, scissors. Banana obsidian, mamaya na yan. Pwede na rin ako gumawa ng crossbow actually, pero sisimulan muna natin sa bow. Okay, metal. We need metal ingots, hide, and wood. So, para makraft yan, dito mo ilalagay yung mga materials na kailangan mo. So, metal ingots, hide, and wood. Hide, wood. Okay, so ito kahit yan muna, mayroon na yung metal hatchet at yung ating pike. At nilang ko na rin engram ng trunk arrow. So, ang recipe nito is trunk arrow, one trunk arrow, and one narcotic. So, meron akong 70 narcotics and 60 something arrows, 68 in total. So, lahat yung pwede kong gawing trunk arrows. So, hintayin natin yung matapos. In the meantime, ayan ang ating metal pick. Cool, diba? And so gagamitin natin 'to pang gather ng metal. Ngayon, pinaka the best na pagkuha ng metal is yung mga bato na may color yellow, no, parang veins, metal veins yata ang tawag doon. Kaso nandun sila sa usually makikita mo siya sa mga bundok. Pero dito sa kalupaan, may mga makikita rin ditong klase ng bato na makakuha ka ng decent amount of metal. Unfortunately, nandun yun sa may side ng sarko. So, try natin patayin yung sarko. Maya-maya. Tapos tingin muna natin kung makakuha tayo metal dito. Ayun, nakakuha tayo pa isa-isa. Majority flint at saka stone pa rin. Okay, so ayan, meron na tayong trunk arrows. Para magamit yun sa bow, ilalagay natin siya dito. Actually, it's a good practice daw na gumawa ng dalawang bow. Para just in case masira yung isa habang nasa labanan, eh, hindi ka maipit. So, gawa pa tayo na isa. Yan. Sila nakalapag din yan. So, urong na, ilagay natin yung reserve na bow sa number 6 slot. At maglagay din tayo ng bala sa kanya. Ayan. So, kaya makita nyo, ayan yung ating trunk arrows. Kapag nasira yan, just switch number 6, may ready na tayo sa pangbow na loaded na. Okay. So ngayon, ang gagawin muna natin is mag-tame tayo ng trike. Pero kailangan ko muna mag-prepare for that. So I'll get back to you in a bit. Okay. Okay, so ngayon, nag-gather ulit ako ng materials, ng resources.
berries habang naghahanap tayo ng trike. Meron siyang knockback attack, so parang mahirap siyang harapin ng face to face. Kaya mas magandang makahanap tayo ng makahanap tayo ng higher ground, like technique ng mga Jedi. Hanap tayo ng higher ground bago natin siya tapatan. Hindi rin pwede to kasi maakit niya to. So medyo delikado ang position natin dyan. Ito mukhang possible kung maakit natin. Okay. Yan. Mukhang kaya natin to dito. Pero baka mag-agro kung meron pang isa. So wala naman. So simulan natin. Hindi ko alam kung anong level niya. Bahala na. Come on. Come here. Huwag kang aakit. Huwag kang aakit. Yan. Huwag kang aakit dito. Diyan ka lang. Oh no. Oh no. Ayan na, dalawa na sila. Speaking of. Oh. Sumayan. Come here. Ayun. Okay na. Kaso may isa pa. Patayin din natin. Tirain din natin yan. Tingnan natin sino mas mataas ng level. Ito, level 12. Parang isang nakita ko kanina. Level 8 lang eh. Ah! Ayan, hindi nila ako kayang abutin dito. Tsaka lang. Tulog ka. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Come on, go to sleep. Go to sleep, bebe. Hindi ko tinatamaan. Ano ba, archer ka, boy? Ah! Bala ka. Bala siya. Tumakbo na eh. Bulin ka ba ba? Hindi, ito na lang. Time na lang natin to. Medyo berries lang din yan. Nagyan din natin siya ng berries. Just in case. So, ayan. Nagtitame na. Time na lang natin yan. Ayun siya, oh. Ano ba? Try ko ba ulit? Let's try it. Last level nito eh. Hindi ka. Oh, ayan na. Susugod siya. So, takbo. Ayan na, may knockback yan. May isar ko dyan. Dito tayo. Tulog ka. Tumatakbo ka na naman. Mahirap ka na naman abutin. Yun. Okay. Sige, dalaway na natin yung trike. Hati tayo. Bakit dalawa lang yan? Nandiyan ka. Kala ko sakay ko yung buntot kanina. Berig. Sige. Mag-team ka. Balikan ko yung isa. Oh, poop. Okay. So, mamaya, pakita ko sa inyo bakit iniipong ko yan. May meron ako dun sa pagong. Tagal ha. Ito mo. Mas matagal yung isa kasi level 12. Plus 3 levels to. 11. Yung isa. Saan ka na? Are you? Yun. Plus 5. Ito lang, level 17. Okay. Ayan, poop pa ulit. Ayan, kunin natin yan. Sayang. Gagawin natin yung fertilizer kasi magtatayo tayo ng maliit na crop plot later. Okay, matagal ka ba? Matagal din to. 28% pa lang. Sige, kumain ka lang. Ang problema, nasa na si Popoy? Popoy? Oh, ayun, si Popoy. Nga pala, napansin ko to kahapon eh. Popoy is a female. Huh. Boy? Babae ka? Palitan ko ba ba? Huwag na. Okay na yan. Okay. Puno ka na. Ano ba laman mo? Uy, ang dami mong laman. Ay, ang kailangan natin yan. Sige, very good, boy. Very good. Sumunod ka lang sa akin. 96%. Konti na lang. Konti na lang. Basta mo. Yeah. Okay. So, I will name you Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy? Come here. Punta natin yung isa pang trike. Ayan. Useful. Meron na tayong much better gatherer than Popoy. Itong isa. Ano ba to? Sana female. Pero pwede tayong mag-breed. Male. Okay na yun. Okay, enough pa yan.
Ayan, speaking. Makita ninyo yung unconscious niya is bumababa. Medyo mabagal to sa try. Kaya naman yan. Pero kung gusto mo siyang tumaas at wala ang narcotics, lagay mo lang siya nito. Right click and then consume. O kaya press ilang. Ito yung torpidity niya, unti-unti tataas yan. Mas mabilis tumaas yan kung narcotics ang gagamitin niyo. Sa mom. Diddy boy. Mais ka. Ay, teka, patayin natin yung parasaur. Because I need hide. I need some hide. Wala ba yung sarko dyan? Safe ba? Mawala yung sarko, no? Okay. Makita ko kanina yung parasaur na isa eh. Nakaramdam mo yata na kailangan. Ayun, speaking. Oh. Come here. I need your meat. I need your hide. I'm sorry. Hmm. Oh, you're gonna die. Okay. Thank you, Billy Boy. Ay, sorry. Kasing ano, maano ko eh. Yan. Kailangan natin yan. Kalma ka lang, ha? Nalagyan kita ng pagkain. Saan ba to? Boy, bigyan mo siya. Ayun nga ko ng berries. Huwag yung steam berry. Akin yung steam berry. Bigyan natin siya ng nanam. Nanam ka muna, baby Billy Boy. Nanam ka muna. O, huwag selfish. Yung iba kay doon sa isa naman. Balikan muna natin. Ayun, dilo. Kanina pa ko pa nabibiktima yung mga yan. Magagro ka? Oh. Pag nagtaas ng ano yan, natumakbo, natakot. Ba? Pero pag tinaas niya kasi yung parang fence niya sa gilid, ibig sabihin niya mandudura. So, madali lang naman iwasan. Pero pag tinamaan ka, mapablind ka, tsaka blind and slow. So, ayan na. Okay. So, you're gonna be Billy Ray. Come here. Okay, balik muna tayo sa base, boys. Hoy, what? What the fuck? Ayan na. Sige, ano? Kaya mo yan? O, nakita nyo? May knockback ang trike. Walang palagyan. O, diba? Very good, boys. Let's go. Alright, we're back. Andito na tayo sa base. At mukhang settled na sila. Namit na nila si Coachella at si Gong Pagong. At nagawa ko na rin ang kanilang mga saddle. So, lagyan na natin yan. Tag-isa sila. Medyo generous ako ngayon eh. So, tag-isa kayong saddle para kung sino man ang kailangan kong sakyan, eh, ready na. Pero ngayon, dahil ikaw level 11, ikaw level 17, syempre, ano ko sa level 17, diba? Test run muna kita. May levels ka na. So, lagay natin sa weight. Kasi marami-rami kang dadalhin. At ikaw, focus mo tayo sa melee damage for now. Bagal mo maglakad. Oh yeah, okay. Berries, narco berries. Diba, mas marami siyang makuha. Mas magandang gatherer to kaysa dun sa parasaur. Diba tayo sa narco berry dahil dito sa trike na to. Blessing. Makita mo yun? Tumalsik yung dodo. Hindi ko nga napansin may dodo dun eh. Subukan natin patayin yung sarco. Mukhang kakayanin na naman niya. Kaya lang wala ng stamina, so napakabagal na trip na ito. We'll get there eventually. Okay, so nandito na tayo sa target area. Mukhang safe naman, di ko nakikita yung sarko na nakatambay dyan. Kasi nakita ko siya dun, ayun. Medyo malayo, so mukhang safe tayo sa side na to. Ayat ayan sa katapat natin, yan ang mga batong target natin. Para kumuha naman ng metal. Yung mga batong buhay. Yung mga ikinis na bato. Na medyo rounded kumpara dito sa mga to. Okay, mas confident ako ng konting yung kasi trike yung dala ko. Kesa dun sa isa. Kasi yung trike meron yung siyang knockback. Kaya lang, kapag mas mataas na level sa atin yung sarko na yan, patay din tayo eh. Try na rin natin, di ba? Ano mawawala eh? Okay, baba muna tayo dito. Stay safe. Billy Ray, backup ka. Okay. Yan, metal. Hindi kasi ikaw eh.
Ayun, may isa. Goodness. Tapos tapon natin but yan. Nawala yung sarko dun. Baka on the way na siya dito, ha? Bantay ka lang, ha? May nakita akong magdanao sa ilog. Snatcher, ayan, snatcher yan. Ayan, pumunta na siya. Ay, hindi, yung duck pala yan. Ang safe yan. Ang kititim yan, eh. Kailangan mo pumatay na isda, tapos pitpitim mo isda sa kanya. Pero parang di ko naman siya kailangan. Okay, ha? Be on the lookout. Bilray. Ready ka lang dyan. Loko-loko yung mga sarko na yan. Baka bigla na lang sumulpot ng di inaasahan. Delikado tayo dito. Teka. Mama ka dito. Ito ang ano. Kailangan ng backup mo. Kaya nga kita tiname. Ayun. Hindi tayo magagalaw ng sarko na yan ngayon. Pero baka may isa pa dyan. Kaya kalma ka lang. Ayun, sa tapat o. Raptor. And I think that's an alpha. Alpha ba yun? Parang alpha, no? Bale, doon mo siya sa tapat. Lumalangoy yan, pero mga safe naman tayo dito. Goodness. Ngayon, magnakaw. Oh, kang ano? Jungle lang. Can't touch me. Oh, okay, liga. Ikaw, labang ka? Patay. Ikaw, labang ka? Anjo. Ikaw, yan. Napit. Napit dito. Patay. I'm sorry. Ay, nangisahal ko, nakikita ko na. Hindi, para sure pa rin yan. Goodness. Ah, my God. Kailangan mo ng stamina, boy. Diet, diet. Okay, pauwi muna kami kasi encumbered na siya. As you can see, sobrang bagal. Yun lang ayaw ko sa trek eh. Bagal. Bagal maglakad. Pero napaka-helpful niya. As a companion. So anyways, palabog na rin naman ang araw. So iwanan muna natin siya dito. Tatry kong ikutin yung kabilang side ng mapa dito. Kung may makita yung pagkukuha ng metal at night. Okay? Alright, so I'm back. Metal hunting is a bust, I think. Kasi inikot ko na dito sa side na to ng mapa, wala akong nakita metal nodes o kaya kahit anong yung rounded na ba to. Para makakuha man lang ng kahit pa isa-isang pirasong metal. So I'm gonna declare this as a bust. I'm actually on the way back home. Kaya lang, naliligaw na naman ako, my goodness. Yun, dito banda yun. O nga pala, nagdagdag ako ng, o naglagay na ako ng depensa sa base. Just in case lang may umatake. I'll show you what I've done if I can find my way back home. My gosh. Saan na ba ako? Hello? Where am I? Beautiful. Saan? North Star. North Star. North Star. I don't see... I don't even know what the North Star looks like. Think it's gonna be this way? Ah, ngayon alam ko na. Tama, tama, tama. Hindi nadaanan natin kanina. 2 hours later. Saan ako? Saan ang bahay ko? Hello? Popoy? Popoy? Hindi ka ba, Poy? Poy! Sunduin nyo na ako. Ayun! Kita ko na si Gong. Okay. Hi, salamat na kawi din. Okay, so dito tayo. Makita nyo yung ginawa ko. See? Metal. Hindi metal eh. Wooden.
spikes. Na ginawa ko ganito kasi para hindi lang ma-focus yung attack. So pag tinry nilang pumasok, kasi medyo maluwag pa to, mali pala yung ginawa ko. Pero ayan mo na. Sayang eh. Ayan mo na. Lagay natin yun. Ayan. So pag tinry nilang pumasok, madadamage pa sila nito. At naglagay din ako dito sa side na to para kung merong gustong umikot dito, damage din sila. So hintayin natin na lang muna mag-umaga and I'll be back. Alright, it's early morning and I've just been grinding last night for some metals and may na-discover ako actually. Kaka sa sobrang desperado ako sa paggawa ng metal. As you can see, meron akong metal hatchet kasi nga nag-grind ako kagabi. Discover ko na itong mga ganitong klaseng bato pala, ayan. Kung siya makakuha sa kanya ng metal, ayan o. Hindi siya kasing dami ng metal node. But still, metal pa rin yan, di ba? So, naka-ipon ako ng panggawa ng metal hatchet, tsaka pike. Ayan o. Mas maganda itong pike. Parang siyang spear, pero hindi mo siya naibabato. Ang ganda sa kanya, hindi siya nasisira. Tsaka mas malakas yung physical damage niya. Watcho! Gathering ko ngayon is para magawa tayo ng crop plots. Now we're going into farming territory. Okay. So, normally, dito tayo gagawa ng plots natin. Maliit lang muna. Siguro kahit mga dalawa, tatlo. Okay. So, yan. Ngayon, merong mga certain type ng seeds na pwede mo lang ilagay sa medium crop plot tsaka sa large crop plot. Ayan, tingnan mo. Ayan. So, pwede na rin pala gumawa ng medium, pwede na rin gumawa ng large. So, may certain types lang ng seed na pwede sa small, sa medium, tsaka sa large. So, ngayon, dahil ang gagawin pa lang naman natin is yung target kong gawin muna sa itong mga to, azulberry, actually, nicoberry. Ando sa trike. Yun lang, pwede na muna yun. Pwede na yun sa ganito. Okay. Okay. One more. Here. Okay. So, ikaw marami ganun eh. So, pingi ako ng seeds. Ayan. Ligunin natin lahat ng seeds. At yung iba nandito kay Popoy. Boy. Pingin ako. Yan. 5. Okay. Tapos, kunin muna natin dito kay Gong ang ating mga pupo. 3 na lang ang natira. Tagal ko na kasi nag-iikot. So, siguro yan lang muna. Damn. Access inventory. Unahin na natin ang ating... Saan yun? Okay. So, isa lang ang pwede kong ilagay. Ganun. Yeah, isa lang. So, hindi ako ganun ka-active sa farming. God damn it, ba't ko kinain? Ayan. Lagyan natin dito ito. Medyo. Damn, kinain ko yung... Oh no. Nakain ko yung pupo. Food poisoning. You are losing health due to bad food. Very good. Ma-fix ba yun ng steam berry? For sure. Okay, so mukhang hindi. So, I'm sorry. Okay, so medyo very na resolve naman siya. Okay. So, ang crops, o ang crop plot, kailangan niya ng fertilizer, tsaka irrigation. Nilagay ko siya malapit sa tubig. Kala ko kasi may irrigate siya. So, hindi. So, dito na papasok yung... Actually, pakita ko sa inyo yung two ways para... maano siya, gawa muna tayo ng hide. I need hide. Okay. Gawa tayo ng dalawa nito. Bakit isa lang ang kasya? Isa pa. Okay. Balik na. Lagay muna natin ito sa slot number 2. And slot number 3. Okay. So, yung water skins, basically yan yung lalagyan ng tubig. Kung gusto mag-explore,
tapos kailangan mo magdala ng tubig, yan ang gagamitin mo. Kaya lang, unti-unti siyang nauubos dahil nag-leak habang naglalakad ka, so maubos din yan. Pero isa niya pang use, pwede mo siyang temporarily gamitin pang irrigate ng crops. Ngayon, ang way ng paggamit ito is pupunta ka sa tubig, at imbes na iyang gamitin mo para uminom ng tubig, press mo yung number kung saan mo siya inassign. So, gaya na ito, nagamit ko na yung 2, so 3 naman. Pinting yung number 3, ayan, nalagyan na siya ng tubig. So, para magamit siya dito sa irrigation, access inventory. Oh, teka. Access inventory. Lagay mo siya dito. And then, click on. Right click and then consume. Okay? So, ganun, may tama dyan. Water, 99 out of 200. So, kailangan pa na mas marami. So, dito naman, lagay din natin yung isa. And then, press use. Okay. So, we're good. We're good. Ngayon naman, yung isa pang way, yung mas madali, automated, is itong mga irrigation pipes. Kailangan ko ng maraming stone. So, teka. Unang-unang importanteng kailangan mo is yung intake. Tama yan. Irrigation pipe straight, inclined, tap, vertical, intake. Yan. Yung kailangan natin kahit isa lang yan. And then, vertical siguro kasi gusto pa vertical kagad. Pwede ba yun? Actually, hindi ko sure eh. Whatever. O, kailangan natin to para lalabasan ng tubig. Vertical, try na muna natin. Kasi hindi ko pa exactly sure kung pwede yan. So, lagay mo natin dito. Intake. Okay. Intake, kailangan ilagay mo siya sa tubig. Ayan. Okay. Ngayon, vertical. O, yung... Ano tayo dun? Pa-diagonal. Inclined. Inclined pala. Di pa din. Intersection. Kasi parang mas maigli yung intersection eh. Bow flux talaga oh. Ganun pa din eh. Try natin. Ayun! Bakit 199 out of 200 pa din? Ayan, irrigated na siya. Ayan, irrigated na status. Okay, so good na yan. So ngayon, ang gagawin naman natin is compost. Lagay natin ang compost bin dito lang sa malapit dito. Ayan, dito ang ilalagay natin is yung touch tsaka mga pupo. Gagawin niyang matagal yung process pero dyan gagawa ng fertilizer. Maganda ko yung malaki. Ilang mga pa bang pupo? Wala na. I need you to poop. Any one of you. Very good. Good, Billy Boy. Thank you. Okay, compost bin. Inventory. Yan. So, gagawin niyang fertilizer yan. In the long run. Ayan o, this structure will slowly convert touch and poop into high quality compost. Tagal yan. So, babalikan na lang natin yan later. So, ngayon, ang goal naman natin is mag-tame for the first time, mag-tame ng Pteranodon. Level 38 pa. So, isang level pa bago tayo magagawa niyan. So, I'll be back. I'll be gathering some more materials or some more wood, stone, touch, and everything else. I'm gonna gathering some things until mag-level 38 tayo. And then, we'll start hunting for our first flyer. Alright? We'll be back. Alright, so I've been around killing some turtles. And konti na lang. Mabubuo ko na yung saddle para sa... O magiging ready na tayo para bumuo ng saddle para sa Pteranodon. I think pag pinatay ko to, level mo. Level 10. Maybe it will be enough. Sana. Oh, I'm sorry. Para sa saddle lang. Okay. Kunti ng kerat. 15 lang. I need 75. Huh? 69. Kunti na lang.
16 out of 75. I need 6 more. I need turtles. I need to kill you. Come on, get out. Come out, come out, come out. Yung mga pagong na yan. Saan ba tambayan nyo? Oh shit, Sarko. Parang laki nitong Sarko na to. Kaya ba kita? I may be able to outrun you. I think. What level are you? Oh shit! Level 6? Yeah. You can die. You can just die. Die. Die, Poka. Come on. You're gonna die. See? Di mo kaya. Damn it. Naaman lang keratin. Oh, mayroon. Raw prime meat. What? Okay. Ay, gutom. Okay. Level mo. Oh, 30. I think kailangan ko ng bowl eh. Kasi tatakbo yan eh. Ano ba na? Fiber, stone, and touch. Pero ang at least ngayon alam ko na mayroong malik dito ng level 30. Mamaya babalikan kita. Come in. Turtles. Carbonemis. Blastoises. Where are you? At umuulan na naman. I'm sorry if the audio will not be as clear. Kasi yung ulan, bumalik na naman. Paggabi na ba? Anong oras na? 21? Snoopy na? Tama ba? Snoopy. Whatever. Saan kayo nagsipunta? Nabalitaan nyo ba na kailangan ko pumatay ng pagong? Nagsipagtago kayo? Asa na ba yung mga pagong na yan? Napapagod na ako maghanap. Ano ba yan? Uwi muna tayo. Gawa muna tayo ng crossbow tsaka ng bola. Alright guys, I'm back. So, I grinded again. Meron akong, ano, ayan, meron akong sickle. Ginawa ko na rin siya. At ready ko na rin yung mga materials para gumawa ng pteranodon saddle. Ang sickle ginagamit ko ngayon para mag-ipon ng fiber. Tsaka gumawa na rin ako ng ating fucking crossbow. Yan, mas effective siya kaysa sa bow. Kaya alam, mas mabagal yung loading time. Pero mas effective siya kaysa sa bow. Especially sa plano natin ngayon na pag-tame ng pteranodon. Gonna get our very first flier. Nakapag-grind na ako ng mga materials. Wala pa rin pagong. Kulang pa rin ako ng keratin. Kailangan ko pa rin isa pa. Kasi pa naman. Ayun, no, lumalang na naman. Nagsiswimming na naman yun. Hindi mo pa kalit itong mga carbonemis na to eh. Hmm? Upo ka pa, walang nga ka. Sige nga. Try nga natin doon. Ano mo yun? Malalim na yan. Mukhang safe naman. Mula kahit yung mga mega piranha. I think we can make it. Yeah. We got it. Ikaw na lang. Teka. Check proximity. Level mo. What's your freaking level? 7. Huli ka dito. Dito tayo banda. Follow me. Follow me. Oh, sige. Come here. Come here, baby. Come here, baby. Come here, baby. Bobo. Dito matama. Sige. Tayo. Ayaw mo lumapit dito eh. Gonna die there, ha? Huh? Wanna die there, ha? Huh? Wanna die? You wanna die? Yeah. Okay, we have enough keratin. Now for a pteranodon. Oh, nasaan na naman yung nandito kanina? Ito. Level mo. Level 8? I don't like you. Too low. You're not gonna be of help. Fishes! Ito mo yun. Sinubukan ako. Nakawa nun. Walang yayan. Can't catch me. Can't catch me.
Over here, Saka. Damn it. Okay, let's go this way again. Mong safe siya. Okay, walang make a piranha. That's good. Pero, ano yan? Ano yan? Ano yan? Trilobite. Paano naka-encounter? Ay! Kiting naman ang meron to. Meron kang kiting for sure. I'm 100% sure you have kiting. Come on, die. Dito tayo banda. Masyado malamig. Masyado malamig. Diba, may kiting siya. Kiting siya. May kiting siya. Pwede bang mag-combine? Pwede bang mag-combine? Hindi pwede mag-combine. Ah, hindi. Kulang naman pala ako ng fiber. So, pwede mag-combine. Kaya ko pa pumunta dyan. Oh, sige. Kailangan kita eh. Kailangan ko rin naman ng kiting maya-maya eh. I'll get you while I can. Aba, hindi pa pumababa yung... Yeah, may silica pearls pa. Raw meat and black pearl. Very nice. Very, very nice. Okay. I think... Hindi ko kaya umakyat dyan eh. Kaya. Yari ka ngayon. Yeah, you're the level 30. Okay. Huwag kang lilipat. Diyan ka lang. Knockout. Whew. Raw meat ang kinakain dito eh. Yan. Diyan ka na. Sige, sa'yo na lahat yan. Tatambay muna ako dito. Abangan ko lang matame to. And I'll be back once we have it. Okay? Wow. Just wow. Well guys, nag-crash yung game. And as you can see, andito na naman ako sa part na to. Kompleto ulit yung mga gamit. Wala yung mga chitin. Wala yung mga keratin. Ah, then, dito yung mga keratin. Pero ang huling action na nabalikan is yung nagawa ko yung metal sickle. So meaning, yung pagpunta ko kanina sa abilang side para patayin yung carbonemis na yun, at yung pagpatay ko sa trilobite, sa dalawang trilobite, para makakuha ng chitin sa kanila. At yung pagkita ko dun sa level 30 tirano dun, na backtrack lahat. Amazing. And dito na naman ako. Ano ba nangyari dito? May nagbago ba? Wala naman nagbago. Alam kung yun ano eh. Ayan, pababa na siya. God damn it. Knockout. Alright guys, we're back. And now it's done. We have our very first flyer. We can actually ride, that's it. My name her Sophia. And I already made a saddle for her. Alright! Tsaka habang hinihintay ko yan, epal kasi ito eh. Magulo eh. Kaya tinrank ko siya, tiname ko na rin. So, sumama ka na rin sa akin. Hindi ka. Yeah! I'm not moving. God damn it, I'm too heavy! Sumunod ka na lang. Sa akin din yung spoiled meat eh. Come on, follow me, guys. Okay, we'll meet you back at home base. Alright guys, nandito na ulit kami sa base. At mo na pag-settle down na naman yung mga kasama ko. Inilapag ko na rin ang mga gamit para mag-adjust sa weight nitong ating pteranodon. And look,
Looky look look! Yeah! Damn it. Nope, nope. Oh yeah. Okay, so we can fly! Alright! Okay, dito na mag-umpisa mag-shine ng arc. Kapag meron na yung flyer. Yung una na yung flyer. Most of the time, ito yung una ko nakukuha ng ano eh. First flyer ko yung tirano doon. Madaling matay, madaling maganap ng materials. Babalan din ang level requirement. Look! Alright! Isa pang pangit dito, ang flyers, bukod sa weight capacity na i-consider mo, kailangan mo rin i-watch out yung kanilang stamina. So once na mag-zero ang stamina nila, kusa silang babo, wala kang magagawa. Bababa sila para magpahinga. Hindi sila susunod sa utos mo. So kapag nasa gitnaan ng dagat, tapos nag-zero ang stamina niya, lalapag siya sa tubig. Iwanan kanya dyan. Bahala ka doon sa buhay mo. Tsaka isa pa dito, ang ganitong flyer, ang Pteranodon, Argentavis, and other things. Ang Wyvern, hindi ko sure, hindi ko pa na-try. Pero pag nag-landing ka sa tubig, automatic, ibabagsak ka nila. Ayan, gaya niya. See? Pero yung Pelagornis, or itong mga ibon pa natin dito, yung dalawa ko pang na-tame yan, si Alana, tsaka yung isang unnamed idiot, ayun, nandun siya sa kabila. Hindi nga dito. Dahil sa ginagawa mo ngayon, I'll name you Kelso. Ha! Ha ha! Ha! Idiot! Okay. Pag sila ang sinakyan mo, naglalanding sila sa tubig, kasama ka. Kaya maganda rin silang gamitin. Kaya lang, mahina rin ang life, ang stamina ang baba din. Magdala sila para hindi ka malaglag sa tubig. Pang exploration lang din baga. So, nakapag-tame na tayo ng flyer, ng ating first flyer. Dagdagan na rin ng ating family at nakikita ninyo parang lumalaki na sila. Hindi na magiging sapat tong base na to. So, sa next episode, gagamitin natin tong flyer na to para maghanap ng bagong base location. Mag-iikot tayo sa Ark, finally. Alright? So, if you wanna see more, like, subscribe, and click on the bell icon. Okay? I'll see you next time. Magbabay ka na rin. Let's go. Let's fly. Bye.